Exercise kanina doon sa bedridden alaga ko. So, ganito rin yun. Ayan. Pwede niyong gawin din to ah, sa sarili nyo. Hindi lang sa alaga nyo. Siyempre, kailangan din natin lakas. Malakas kayo, malakas din yung alaga nyo. Ayan. Kabilang paa naman. Ayan, kung sa inyo. Para mas stretch siya.
Pero sa, pag sa matanda, lalayan nyo na lang doon. Ano lang siya. Okay. Yung sumunod na exercise na ginawa ko doon sa matanda, tinaas ko yung paa niya. Tapos ganun siya, di ba? Stretching. Parang ganito sa atin, no? Pag ina-stretch niyo yung alaga niyo, tingnan niyo yung emotion ng kanyang mukha, reaction ng katawan niya kung sasaktan siya. Itong exercise na ganito ay epektibo para sa inyo, para sa alaga niyo. Ganun din sa bedridden. Kung sa bedridden, hahawakan niyo lang siya. Yung sumunod na exercise na pinakita ko sa inyo kanina, pasok ko sa kaliwa, out, out. Yan yung sa pasyente nyo kung nakakagalaw pa, o sa bedridden, naalayan nyo. Pero kung sa inyo, pwede nyo gawin to. Yung kamay nyo doon sa likod, yung paa nyo, itong isang to, kapatang nyo doon. Wow, ang sarap nyan! Ayan o, itong likod ko na ito, nakrakrak yan. Sarap yan. So, ganun din ang gawin nyo dun sa kabila. Ang kamay nyo dito. Tapos ito dito. Oh, sarap yan. Oh. Tapos ito yung isang exercise na pinapita ko sa inyo dun sa alaga kong bedridden. Mahalaga itong exercise na ito kasi yung pasyente natin laging nakahiga o laging nakaupo para hindi sila magkaroon ng pressure doon sa kanilang likod. Yan, kailangan magalaw-galaw yung kanilang likuran para dumalo yung kanilang dugo. Yan. So, sa paa naman, pwede mong gawin yung ganito. Kita sa kamera. Tapos ako. Pat, kita sa kamera. Yan yung sa paa ko, inikot-ikot ko. Tapos tataas ko ng ganon. Gaya nung nakita nyo doon sa video na ginawa ko doon sa pasyente ko. Ayan, yung sa kamay naman, kung kakataas pa yung kamay ng alaga nyo, ganyan lang para dumalo yung circulation ng dugo. Ang katumbas niya, parang ganito lang siya. Iniikot mo lang yung kanyang braso. O, pero dahil matanda at mahina ang pasyente nyo, dahan-dahan lang. 1 2 3. Ngayon din sa kabila, 1 2 3 2 3. Pwede nyong exercisein yung kanyang mga daliring ganyan. O pwede rin kayong kahit anong exercise na gawin ninyo para malibang yung pasyente ninyo at magalaw yung kanyang mga katawan. Pwede kayong maglaro ng bola, magpasapasahan ng bola. Yan. Kung nakikipag-interact pa yung matanda nyo, magandang exercise din yan para doon sa pasyente nyo. Pasapasan ng bola. Pwede nyong palakarin yung pasyente ninyo.
Pero siguraduhin ninyo na doon sa lalakaran niya, walang mga nakaharang nakaahoy, upuan, mga wire. Ayan, that's all for today's video, guys. I hope na karoon na rin kayo ng konting idea para doon sa ang exercise na pwede niyong paggawa sa pasyente ninyo. God bless sa inyong lahat. Ayan, see you sa next video, guys. Thank you.